May mga ibang nagsasabi na aandar ba yung motor kapag walang battery? Lalong-lalo na kapag battery operated yung motor. Dalawa yung ating maisasagot. Unang-una, may mga motor na hindi aandar kapag walang battery. Pero depende kung ito ba ay carburetor type o fuel injected. Katulad na lang ng Yamaha 125. Kapag mababa na yung voltahe ng battery ng Yamaha 125, hindi niya na kayang paandarin yung makina kahit na ito ay tadyakan mo gamit ang kick starter. Kasi nga, yung computer box na sisensor niya na mababa na yung voltahe ng kanyang battery o nung supply galing battery magpapuntang eco o yung tinatawag nating computer box. Pero ibang usapan na kapag ang motor na battery operated ay carburetor type. Lahat ng motor na carburetor type o carb type gaya ng Raider 150, Smash, Mio Soul, Mio Sporty, Mio Amore, lahat yan aandar yan kahit walang battery pero battery operated siya. Sa video nito mga katropa, tatalakayin natin itong carb type na motor pero battery operated na sinasabi ng iba, hindi daw aandar kapag walang battery kasi nga battery operated siya. Napakamali. Lahat ng carburetor type o carb type na tinatawag na battery operated aandar siya kahit walang battery. Bakit? Kung wala man yung battery, andyan naman yung charger natin para supplyan niya yung CDI. Pero pag wala kang battery, sira yung charger mo, sira yung supply ng charger, hindi ka talaga aandar. Itong reader na ito, pinilitan na ng bagong state, pinalitan na ng bagong regulator, bakit hindi pa umaandar kapag walang battery? Yan ang alamin natin mga katropa. Yan ang ituturo ko sa inyo kung paano ba yung basic knowledge kung paano mag-troubleshoot ng motor na hindi umaandar kapag walang battery. Ito mga katropa, basic wiring lang to pero dapat nyong malaman. Pero bago ang lahat mga katropa, sa video na ito, bubunot tayo na nag-comment ng hashtag katropaalin space cellphone number. Yan. Bubunot tayo mga katropa at mananalo siya ng wire stripper. Okay, bubunot na tayo mga katropa. At yan na nga. Congratulations katropa, ikaw ang nanalo ng wire stripper. At ang kailangan mo lang gawin ay i-comment sa video nito ang buong address mo at ang buong pangalan mo, yung totoong pangalan mo. Gusto mo rin bang manalo ng wire stripper? I-comment sa video nito ang hashtag katropaalin at space cellphone number. Humahaba na yung usapan natin at simulan na natin ang ating pagde-demo. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suporta na aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwa-wiring. Okay naman mga katropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Nagpalit na sila ng stator, nagpalit na sila ng charger. Bakit ayaw pa rin niyang umandar kapag walang battery? So tandaan natin mga katropa, na ang motor na battery operated, lalong-lalo na yung carb type, aandar yan kahit walang battery, basta may sumusuportang charger. So, gaya ng sinabi ko sa inyo, bago kayo magpalit ng pyesa, dapat tinutroubleshoot muna natin yung problema ng motor bago tayo magpalit ng kung ano-anong pyesa. So, ngayon, itutroubleshoot muna natin siya. Kumpirmahin muna natin kung nagkakarga ba yung battery niya kapag pinaandar natin yung motor. So, itroubleshoot muna natin unang-una yung battery. Tara pa, pandarin mo nga, tapos i-revolution mo. Okay. Rev. Okay, revolution mo. Okay na, okay na. Ayan, kahit anong revolution natin, hindi tumataas yung voltahe ng ating voltmeter. Ang ibig sabihin, hindi gumagana o nagpapangsyon yung ating charger. Nauna, tanggalin muna natin yung kaha. Alisin muna natin yung kaha ng ating Raider 150 mula dun sa likuran para ma-expose natin yung charger at yung mga wiring. Ito pala mga katropa, ang napansin ko rito, nag-fast charger na yung unang
gumawa o yung gumagawa ng motor na to. Ito, nakita ko, nag-yellow cut na sila. Para sa akin, hindi advisable yung yellow cut kasi walang control yung kanyang boltahe. Mas maganda, imbis na magpas-charger kayo na yellow cut, mas maganda kung ipulwib nyo na lang yung inyong motor. So meron din akong video dyan sa ating channel kung paano magpulwib ng Raider 150. Mas safe pa yun kumpara dito sa yellow cut. So ayan lang yung iiwasan nyo. Huwag na kayo mag-yellow cut kasi marami nang nasisiraan at nalulubuhan ng battery dyan. Ito pala yung kanilang charger. Ayan, bago na rin yung charger, pinalitan na. Pero gaya ng sinabi ko, bago tayo magpalit ng pyesa, dapat nagtutroubleshoot tayo bago tayo magpalit ng pyesa para hindi tayo magastusan. Kaso natin ngayon ay ayaw niyang umandar kapag walang battery. Ang ibig sabihin, hindi gumagana yung charger. Kaya mag-uumpisa muna tayo dito sa sakit ng ating charger. Itong mga wire na to. Ititester natin to isa-isa at ipapakita ko na rin sa inyo kung paano yung proper na pag-troubleshoot dito sa sakit ng ating stator. So dito merong wire na white na mayroong lining na red. Ito yung ating pinaka-charger o supply ng charger galing stator. At dito naman, ito pala, yung white na mayroong lining, yung white na may lining na red, ito yung galing stator. Siya yung magsusupply sa regulator para ilabas naman niya doon sa red at mag-charge yung ating battery. Next natin, meron tayong red wire dito. Ito naman yung ating papuntang battery. Pero itong yellow wire, pinutulan nila yung yellow wires. Dito naman, meron tayong black na mayroong lining na white. Ito naman yung ating ground. At itong yellow, kinatan nila yan. So hindi na natin ititester yung yellow kasi nga nag-yellow cut na sila. Ang purpose natin dito, masolve yung problema ng customer kung bakit hindi siya umaandar pag walang battery. Hahanapin natin at ito troubleshoot natin yan kasi gumastos na siya ng bagong stator at gumastos na siya ng bagong charger. Para matroubleshoot natin yan, kailangan natin gumamit ng test light. Napaka-importante sa atin pag nag-wiring tayo, mayroon tayong test light na ginagamit. Hindi po multi-tester. Iti-test light natin to yung kanyang sakit ng charger. Ilagay natin tong ating tester clip. Ito yung crocodile clip ng ating tester. Ilagay natin sa ground. Tapos i-verify natin kung umiilaw. Yan, umiilaw naman yung ating tester. Para sigurado, i-verify lang natin. Ngayon, i-test light natin itong sakit ng ating charger. Pandarin muna natin yung motor. Push button muna natin. Yan. Pag umandar na yung motor, napaka-importante, pandarin nyo yung motor pag nag-tester kayo ng sakit ng ating charger o ng regulator. Dapat umaandar yung motor. Uunahin muna natin itong white na mayroong lining na red. Kasi ito yung supply galing stator, tapos ibabato niya ng regulator at lalabas ng pula para mag-charge yung motor. Tignan natin kung mayroon siyang ilaw. Ibig sabihin, mayroong supply na nanggagaling doon sa stator. Good siya, walang problema. Good yung supply ng ating charger. Yung white na mayroong lining na red. Ayan yung ating charger. Isunod naman natin dito yung ating red wire ng ating sakit. Dapat iilaw siya galing ng battery. Testing nga natin kung iilaw siya. Ayan lang. Wala kasi naghahawak ng camera. So ayan. Ayan. Oops. Bad siya. Hindi siya umilaw. Ang ibig sabihin, mula dun sa battery hanggang dito sa sakit ng charger, hindi siya umilaw, hindi siya konektado, may nag-loose, may naputol, o mayroong loose na wiring. Ayan. Ayan yung isang problema. Dapat umilaw siya. Ngayon, hindi siya umilaw yung ating red wire. Pero idiretso pa rin natin yung ating pag-troubleshoot. Baka mayroon pang ibang wire na hindi natin, hindi konektado. Ngayon, ililipat naman natin itong tester clip natin doon sa positive. Kasi hahanapin natin ngayon ay kung may negative bang supply yung ating charger. Iyan natin. Okay, good. Umiilaw yung ating charger. Ngayon,
Iti-tester natin dito yung ating negative. Itong black na mayroong lining na white. Ayan yung ating negative. Dapat umilaw siya. Pag hindi siya umilaw, dalawa ang problema natin. Tester muna natin to. Ayan. Okay na? Good. Good yung ating negative. Umilaw siya. At meron siyang supply. Ang ibig sabihin, ang nawawala sa atin ay yung positive. Yung red wire. So, testing natin uli. Ilipat natin sa negative kasi ang hahanapin natin ay positive. Ilipat natin yung clip natin sa negative. I-test light uli natin itong ating red wire. Test light natin uli to. Ito yung red wire natin kasi kanina wala tong walang live na gumagapang na galing battery. Up. Ayan, ayan yung ating red wire. At ito nga, talagang dead talaga siya. Ibig sabihin, mula battery hanggang dito, walang connection, putol. Tapos itong yellow wire, hindi na natin titester yan kasi nga, nag-yellow cut na sila. Pero next time, sabihan ko yung customer na mag-pull weave na siya para mas ma-safe at mas mainam sa kanyang motor. Ipo-pull weave na lang namin next time. Ngayon, may problema talaga yung ating red wire. Ito yung pinaka-problema talaga kung bakit ayaw umandar na motor kapag walang battery. Ayan, nagpalit na ng charger, nagpalit na ng stator, hindi pa rin gumagana. Yung pala, may problema yung connection ng red wire na galing ng battery. Ganito ang gagawin natin. Itong red wire na to, kasi ito yung galing ng fuse o dumaan sa fuse, yung red wire na yan, magtatap na lang tayo ng wire dyan. Magtatap tayo ng wire dyan. Tapos, ilalagay natin dito sa red wire ng ating socket ng regulator. Ayan yung magandang paraan, malinis na paraan para hindi na natin laslasin yung wire ng customer. So magtatap tayo ng additional wire dito sa red wire ng ating socket. Yan, tap tayo dyan. Ayan na yung pinaka the best na paraan. Ito na yung pinaka maganda, pinaka malinis para hindi na masira yung harness ng customer. Tapos itap natin dito sa bandang tawag dito, relay. Yan, kasi ito dumaan to sa mismong fuse ng battery. So ito na yung ating tinap, yung red wire. Ayan, nakita nyo yung red wire. Ito yung ating red wire ng regulator. Pinagapang natin at papunta dito sa mismong red wire ng galing ng starter relay na dumaan siya sa fuse. Napaka-importante na dumaan sa fuse yung ating supply galing ng battery. Ngayon, i-compare man natin, i-gamit yung test light, i-tester natin uli kung mayroon na ba siyang live wire o live wire tuloy o live na pumapasok doon sa ating regulator. So, compare man muna natin. Yan. Gumagana yung ating test light. I-check natin uli yung itong ating red wire. I-check natin itong red wire na to. Ito yung kaninang walang supply. Ito yung dead kanina. Ngayon, i-check natin kung meron na siyang supply. Ayan, yung red wire at yan, good. Ayan, meron ng supply yung ating red wire. Ayan, ayan lang yung, ayan, ito lang yung problema ng motor kung bakit hindi umaandar kapag walang battery. Ngayon, kapag hindi kayo nag-troubleshoot, ay, wala. Katulad nito, ang nangyari sa customer, palit ng bagong charger, yan o, kabago-bago ng charger nyo, tapos palit ng stator. Kabago-bagong stator, hindi pa rin gumagana. Original na naman yung mga pinalit nila. Ang problema lang pala, ngayon nakita nyo na, yung red wire ng galing ng charger, walang supply papuntang battery. Nag-loss connection na siya. Ayan o, yung charger nyo. Ayan o, kabago-bago. Original pa yan ha. Pero hindi nila na-solve kasi nga, hindi nila na troubleshoot mabuti. So napaka-importante mag-troubleshoot tayo. Ngayon, ititesting natin siya, ititesting natin kung aandar ba siya na walang battery. Subukan natin. Subukan na rin natin kung aangat ba yung voltmeter natin, magkakarga na ba yung ating battery. Tapos tatanggalin natin yung battery kung aandar pa ba siya kapag wala ng battery. Kung na-solve na ba natin yung problema ng customer ko. Pero sa tingin ko, na-solve na natin 'to. Na-solve na natin. Sige. Sige lang, okay lang.
konti lang, konti. Oh, ano? Sige, sige. Pag wala kang battery, huwag mong i-deliver siya ng malakas. Kasi naka-yellow cut ka, yung ginawa nila, yellow cut eh. Next time, ano, full wave. Gusto mo, full wave natin. Oh, pero ano, umaandar siya kahit walang ano, battery. Diba? Okay na? Ere po na konti nga, ere po na konti. Ayos. Okay. Sayang yung charger mo. Saan na yung charger mo na luma? Sayang ah. Original ba yung charger mo na pinili? Original? Ah, di ba? Next time, dali mo. Follow it natin kung gusto mo na. At is okay na, umandar na walang battery. So, yun lang mga katropa. Nasolve na natin yung problema niya. At sana noon pa lang kung na-troubleshoot na mabuti. At na-tester na, na-tester nilang mabuti. Hindi na sana aabot doon sa malaking gastos o sa pagkabili ng stator at pagkabili ng regulator. Yan. Kaya napaka-importante i-troubleshoot. May mga basic na pag-troubleshoot, dapat nyo rin yan malaman para iwas gastos, iwas abala sa ating customer o sa inyong mga motor. So yun lang mga katropa. Maraming maraming salamat at ingat po palagi sa pagwawiring.